Akbar, Allahu 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 Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asira. Allahu Akbar, ma labiyal muhrim wal hajj. Allahu Akbar, ma nahara bil mina, wa tafa bil baytil atir. Alhamdulillah, ahmaduhu hamdan kathiran, wa ashadu la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalallahu bidinil haq, wa salawatullahi wa salamu alayhi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah, qala ta'ala, lan yanalullahi dhuhumuha wala dima'uha walaki yanalu taqwa minkum. Wa qala aidan, wa'adzin finnasa bilhajj, ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tin min kulli fajjin amik, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismullahi fi ayyamin ma'lumat. Brothers and sisters in Islam, to this occasion is Eid al-Adha al-Mubarak. Eid al-Adha al-Mubarak. It falls on the 10th of Dhul Hijjah, and the month of Dhul Hijjah. Today is Dhul Hijjah, 10th of Dhul Hijjah, and Dhul Hijjah is the 12th month of lunar calendar, or we can call it Islamic calendar or Hijra calendar. We say it lunar calendar because it is based on the moon, while the January, February, March is solar calendar, which is based on the sun. It is 365 this year, while the lunar calendar is 354 days. Yeah, and sometimes it is 355 days because of the intercalary, like now it was happening. In my calendar, it is 23, the Hijra, but it falls on the 24th today because of the intercalary. We add one day, like the leap year of 365 days, they make it every 4 years. The February is added to one day, 29 days. So it is leap year, that is called intercalary in the calendar system. So today is Dhul Hijjah. It is a momentous and memorable and unforgettable and honorable day for the Muslim all over the world. This day, the 10th of Dhul Hijjah, the 12th month of Islamic lunar calendar, is remembering the day or the great test or event ever happened in this story. Mankind. A story about the parents and children, the relation of the parents and his children, the relation of a father and towards his son or a daughter, particularly the relation of Prophet Abraham and Prophet Ismail, when he give it as a sacrifice during this day. Yes, Islam declared only two festivity, the Eid al-Fitr after Ramadan and the Eid al-Adha. Now in Ramadan after Eid al-Fitr, we are celebrating it because we are happy celebrating after 1 month sacrificing our self for lil muti Allah, just to follow the commandment of Allah. Pero mas grabe ito. The propeta Abraham, he followed the commandment of Allah. Kapanaginap yan niya na yung kaisang-isang anak niya, si Ismail, kasi siya ang first baby.
ay inatay ni Abraham. It's the commandment of Allah. At nakapagtataka, just imagine, 81 years old na si Abraham, ay sabik na makakita ng Adam, pero nagkataon binigyan ni Allah nung at the age of 81 years old na isang anak na si Ismail, tapos sumunod si Ishak. Ngayon, pagbigay na kayo, kaisa-isa lang, nakapagtataka. Tapos binigay pa, na-sacrifice ko ako dahil lang doon sa pasunod sa commandment ni Allah. Itong ikasyon na ito, ang pinaka-importante po dito ay yung perseverance, yung sabar ng anak sa kanyang tatay o sa kanyang magulang. Ang pagsunod sa kautusan ni Allah, yun ang pinaka-importante sa ikasyon na ito. Kaya we are gatherings for this occasion. We are celebrating or remembering Prophet Abraham. Now, the history is that when Prophet Abraham ay inaanap niya yung kung sino talaga ang Diyos o sino si Allah. Ngayon, nakita niya yung bituin na sa langit, sabi niya, ayun, pipiliin ko yun. Pero nung wala, ay sabi niya, ay, nawawala. Hindi pwede maging God yun. So, sumunod na naman, yung buwan, nakita niya, ay, ito, mas malaki ito. At gano'n din. Paglubog ng buwan, sabi niya, hindi pwede maging ano yun. What I'm teaching is in the Quran. The story about Abraham in the Quran. Ngayon, ang nakita niya, yung araw, ay, ito, mas malaki. Ito, dapat na maging God. Pero ng paglubog ng araw, sabi niya, hindi pwede. Hindi pwede na ang God ay nawawala. Ang God ay nandyan every time. So, pinutahan niya ang tatay niya, yung tatay niya, si Hazar, ay gumagawa ng mga revolto. Tapos sabi niya, ba't ginagawa ito? Sabi niya, doon ko nakita sa mga niluno natin. Sumunod ako sa niluno natin. Tapos sabi niya, parang mali. Ganon. Kasi, tanungin mo, hindi ba kasagot? O kaya, humingi ka sa kanya, wala naman ba ibibigay? So, ba't mo sinasabay ito? Tapos sabi niya, iwas ako sa inyo, ayaw kong ganyan. So, hanap ng hanap, alhamdulillah, natutunan niya ng tunay palang Diyos ay si Allah. Walang iba. Siya, He controls everything, at siya ang lahat-lahat ng hinihingian, ng tulong, kahit anong problema, iharap mo lang kaya alam mo, siguradong-sigurado masasolve yun. Kahit na hindi ba sa malang araw bibigay sa'yo ni Allah, kahit hindi malang araw bibigay sa'yo ni Allah, ay sa kabilang buhay. O kaya yung mga anak mo, yung apo-apo mo, lalabas sa kanila, bibigyan ni Allah ng biyaya. Dahil doon sa pagsunod mo sa utos ni Allah. So yun ang pinaka-importante sa okasyon na ito. Na pa-atulillah. Oh, ta'atu Ismail di Ibrahim o ta'atu Ibrahim di Allah. Yun ang pinaka-importante dito. So, brothers and sisters in Islam, nung malaki na si Ibrahim Ismail ay yun, tinatay ni tatay niya at nagtataka noong pagtatay niya ay naaruhan ng kambing. Kaya sa ngayon, ay itong mga dapat talaga, tayo lang mga Pilipino na observa ko, hindi nagkukurban eh. Millions of Muslim ay nagbibigay ng kurban. Pero tayo lang, hindi ko gano'n ano, hindi, marami na mamayalan tayo, but hindi magbigay ng kurban. Every year yun, para lang sa sunod sa utos ni Allah. So, I hope that you will do it. Lalo yung may kaya sa buhay. Ngayon, itong 10 of Dhul-Hajj, after that, the peoples in Makkah now are doing the rites of Hajj. Isa doon ay yung sabi natin na drawing of stone. Itadwa ka rin, tara. Ngayon, bukas, sa ngayon ay after yung mag-drawing of stone, magkakatay ka ng kambing. Isa sa isang tao. 7 sa isang baka. Magkocontribute kayo. Kaya maraming mga grupo dyan, iniipon niya
At doon kayo magbigay kung hindi niyo kaya. So ngayon, itong 10, 11, 12, 13 ay Yaw Mu Tasri. Ano ibig sabihin na Yaw Mu Tasri? The day of yung pinapa sa hangin at sa araw yung mga lahma o yung mga maids na nakuha nila doon sa mga kambing o yung mga baka. Pinapaarawan nila to preserve it. Kaya Yaw Mu Tasri. Yung tasrik, ibig sabihin nyo, sinag ng araw. Kaya doon oras din na magkakatay at magbibigay ng kurban. I hope we will do it. Kaya ito Yaw Mu Tasri, tatlong araw ay magbibigay ng mayaman sa mga poor of the poorest para lang sunod kay Allah. Yun. At bukod pa rito, meron tayong inter-visitation, mga sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, tumakay sa sarila umalis sa mama to ask forgiveness and of course, banding-banding para magsaya naman ang pamilya. So that is it. Ngayon, ito, sa after tinatay ni Ibrahim ang kanyang anak, ay inutusan na naman ni Allah si Abraham na itayo niya ang Baitul Ati, yung Baitullah. Pag-utos ni Aaron, kasama si Ibrahim, si Ismail. At nakapagtataka, noon walang crane ha, namataas yung building na Kaaba. Walang crane. Pero si Abraham, maisipan niya na yung daladala niya na bricks o kaya yung hollow block, doon niya ipapatong sa kanan, lilipad yung bato na nandun nakaapak, lilipad yung bato. At doon lalapit sa Aaron, tapos ibibigay niya doon, ipapatong doon. Yung bato na yon ay hanggang ngayon nasa Masjidil Haram, malapit sa Kaaba. Kung titingnan nyo yun, ang ebidensya na ang sabi nila, ang Islam ay bagong reliyon. Hindi po bagong reliyon ito. Ang Islam hindi bagong reliyon. O ang kauna-una po ito. Dahil ang ebidensya, nung panahon ni Abraham, siya ang tumayo doon sa Kaaba at nandun yung footprint ni Abraham, Makamu Ibrahim. Di ba, pag hajj mo, pag umrah, makikita mo yung Makamu Ibrahim. It says doon, at doon mo makikita yung footprint ni Abraham na nakatayo doon nung binawa niya ang Kaaba. So that is an evidence that ang Kaaba, ang si Ibrahim ay hindi awon ang he is the father of the prophets. Abul Anbiya. Ang tawag nila sa Arabic. Abul Anbiya. Ibig sabihin the father of all the prophets. Oh. So yun ang pinaka-evidence na ang Islam po ay hindi bagong reliyon. Noong panahon pa ni Abraham. Nung malapit na mamatay si Abraham, tinanong niya yung mga anak niya, sabi niya, anong magiging religion after me?